Hello, Jaglan. Eh, kumara! Ano sabihin? Busy si Jajay. Ano yung akala ko? Work ni Jajay yung itaro. Akala ko work. Hi, vlog! Hello! Kung mag-hi ka naman, manonood ang, si Ninang dito. Mag-hi ka naman kay Ninang. Ninang, nilalagay ko yung picture ni Ninang dito. Ninang, oh, nilalagay ko yung picture mo dito. May message ka pa kay Ninang. Hi, vlog! Andito kami ngayon sa... Ano pa kalaliluun? Paparotti. Paparotti. How do you... English kasi yung vlog ko, okay lang ba? Oh, oh my God! I have to speak in English! I didn't know. How is your stay in Vancouver? How's your stay so far? Interview pala ito. Well, Vancouver is really nice and I want to go back next year. The stay is so good. Ayun po si Glenn. English is speaking pala. English ba? Tagalog na lang. Ano order ka pa? Say hi to my vlog. You're gonna be on my vlog. Is that okay? Yeah. YouTube. I do YouTube. Hi, Lola. Lola, I'll put a picture of your Lola here. Nakaalis na si. That's what you need to do. Like and subscribe. Itong anak niyo, no? Ang kitit itong anak niyo. Ang laki niya na nga eh. Just put it on the green tray. How was your trip? It's tiring, but it's fulfilling. Would you live in Vancouver? Yeah. Man-wise na. Okay lang mag Tagalog, ano ka ba? Okay lang, okay lang mag Tagalog. Weather-wise, very perfect. Yeah, like Philippines, so we're at home. But when you spend money to buy houses, yeah, Edmonton. Pero dito kasi, ang mga restaurant dito is hanggang alauna, may alas G's, mga ganyan. Because you guys have a nice weather. Oh. Saka marami kasing tao eh. So unlike sa Edmonton, di ba hanggang 5 lang, 7. So kung ano to, baka taga alas 5 lang. Ka naman sa vlog ba dyan? Ulit-ulit. Freya, you should say hi for the vlog. Say hi, guys. She already hi, did. Guys. Sabi niya, hi, Lola. Welcome to Tito's channel. Welcome to Tito's channel. The ice cream is this one. You have to share it with people. Oh yeah, you can eat it. It's okay. I'm good. No, you have to share. Gusto niya ng bata kasi may ice cream eh. May saging pa. This is where food comes from. Sabi ko lang is love is not about emotion. It's willing the good of the others. Kasi yung love, talagang minsan di mo na-feel gaya nga ng mga long-distance parent children. Eventually nga, sabi mo nga, di ba, parang may awkward feeling na hindi mo ma-explain. Hindi mo maintindihan. Pero, if you think about it, it's the will. It's the will to, or intention mo na makakuha ng good sa anak mo para for your family. For your, ikaw naman, as yung anak, hindi mo man nararamdaman emotionally yung pagmamahal. Dapat i-will mo rin. It's act of the will to love your parents. Alam mo yun, hindi mo mararamdaman talaga na kasi hindi kayo nagkasama. Pero alam mo yung magulang mo yun, alam mo naghirap yun sa'yo. They deserve the respect na maging magulang. Oh, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Diyan, ako naman magsulitan sa'yo. Dito lang yan. Can't listen. Ano ba to? Recollection ba to? Or ano? Madalas na maling connotation ng love na about emotion, dapat feeling fuzzy, feeling alam mo yun, in love, pero hindi yun ang talagang love eh. Kasi the more love is like giving yourself 1 minute na to. Sige, nasalita ka pa, pampadami ng vlog ko dali. Willing the good of the others nga. It doesn't necessarily mean it feels good, pero andun yung intention mo na mapabuti yan.
Gusto ko! Ikaw naman dyan, dali pa. Napagdaanan ko na ako ng kasi yan. Tapos na ako dyan. Pero ganyan talaga ang mga nanay. Since nanay na ako ngayon, talagang mga nanay. Gagawin nila ang lahat para sa mga anak nila. Hindi man makita ng anak nila na pagmamahal yun, at least alam ng nanay na para sa kanila. Ganun yung pagmamahal. Pagmamahal nila. Unconditional, diba? Yes. Hindi natin, guys. Para maraming manonood dito. Alam mo kaya? Sige, din sabihin mo ulit yung sinabi mo. Para papanoorin to ni Jaja ulit. I-review niya to pag magkaaway kayo. Papanoorin niya to ulit. Hindi, alam ko lang. Wrong connotation ng love ng mga tao ngayon is naiiwan sila sa eros. Or erotic love. Or parang feeling na ko, in love ka. In love na in love ka. Crazy in love. Alam mo yun. Nagiging irrational. Kasi more on libido or eros. Parang... Siya pala narinig yung eros na word na yun. Oh, hindi, eros talaga. Tapos second is filial, yung pamilya. May mga ano pala to, yung mga bullets pala to, ha? Kasi yung higher, ano, yun ang hindi narinig. Mga hanggang bukas na tayo nito. Mga ilang bullets ba yan? Tatlo ba? Tatlo ang level of love na pinaka-basic is yung emotional yung eros. Yung mga basic. Second is yung filial or family. Saan mo naman natutunan niya mga yan? Pamilya. Mahilig ka ba magbasa? Basa Rian podcast. Baka sa'yo, pagka napanood, may bagong matututunan ko. Wala mga vlog ko, puro mga kabalastugan eh. Hindi mga, wala mga ganyan ng mga eras. Dito ko lang, sa vlog ko ngayon, dito lang sa vlog ko mapapanood yung mga ganyan. Mga, ano yung pangatlong bullet? Ano yung pangalawang sa'yo? Pinamatasis agape. Ano? Agape. Ano spelling? Agape. A-G-A-P-E. Yun naman yun. Wala bang synonym yan? Ay, medyo mas madaling ano? Wala. Mercy. Mercy. God's mercy. So, ba't hindi mo alam yung mga sinasabi? God's mercy. Parang unconditional. Na kahit na lumalalim sila. Yung parang unconditional lang. Parang selfless, like, no? Agape is the highest mercy. Na deserving ka pa rin ng patawarin. Maganda ito kasama sa buhay. Kasi magandun siya eh. Kahit ano, hindi. Kasi... May hindi ako makitig ng mga religious ano kasi Catholic na Catholic. Ikaw naman dyan, dahil pakitaan mo naman kami ng mga ganyan mo, yung mga ginasinabi na dyan. Since yung asawa ko, ganun na, hindi ko na kailangan. Dahil naman makinig ka dyan, ano naman yung tatlong bullets mo dyan, o mga lima sa'yo? Kasi sa kanya tatlo, sa'yo dapat lima dyan. Pakitaan mo kami ng mga ganyan mo. Yung mga ganong word din ha. Hindi pwede yung mga madaling word na kailangan, yung mga ganon. Agape. Eros, mga ganon, filial, hindi, walang, dapat ganong level din, ah. Huwag na, wala akong masasabi. Yung kay mama mo, filial yon sa inyo. Filial love na kahit. O, ikaw pala. Mama, pamilya. Kaya family. Family love. Alam mo, pwede kang mag-life coach. Huh? Life coach. Alam mo ba yung life coach? Pinatutunan ka ba sa kanya for today's video? Oo nga eh. Mga out of 10 minutes na yun. Nasalamat na, nagdagan yung vlog ko, ah. Manonood dito si Ninang, for sure. Ikaw naman dyan, pakitang ginas ka naman. Mga limang bullet dapat. Wala kang life wisdom. I-punch mo na lang yung, ano mo, yung life coach, yung financial coach. No, wala. Okay. Next time, maybe in March. In March. See you in March. See you in March. So, pakitaan mo naman kami mga ganun din ng mga malalalim na word. Kailangan ko pa mag-search. Dapat mga 10. Kasi mga ilang months eh. Oh, sandali yung anak ko mag-off. Sige. Musta dyan? Good morning. Good morning, Freya. Good morning. Good morning. Ano? Ang vlog. Ay, kayo nasa video. Kasyang-kasya yan. Sobra. Kumusta kayo? Fresh na fresh siya. Ang oras kayo gumising? I think okay lang yan siguro. Ito isa pa. Sa loob na. Tabi mo. Dalawa mo na siya. Pwede naman siguro dito. Ipatagtag-lead mo lang. Kasi na ako kasi nagba-vlog. Hindi na patulong. Alam mo naman tayo. Pag marami ka, pag mga 1 million na... Bye! Sige na, babe. Na-hug na lang, ha? Thank you for that. Okay lang. See you sa December, ha? Pumunta naman ako sa inyo. Bye, Freya. I'll give you a hug. Take care, hey. Take care.
Ah, sige, ja, bye-bye. Salamat. Ingat ka pa, ha? Ah, sige, sige, sige. Thank you for watching. Thank you for subscribing.